Magandang araw po sa lahat, wina po ito ng Splat Communications at Simplified Strategic Solution. Ang video po natin ngayon ay nakasentro sa mga ginawang hakbang ni Pangulong BBM sa larangan ng ekonomiya ng bansa sa kanyang unang 100 araw sa panunungkulan. Halaw mula sa pananaw ng ekonomistang si Dr. Batu, unang 100 days ni PBBM good moves sa ekonomiya. Marami na ang naganap patungkol sa ekonomiya ng bansa. Sa kabila ng pagtaas ng presyo ng mga bilihin, inflation at paghina ng piso kontra sa dolyar depreciation, ay marami naman po mga magandang nangyari sa ating ekonomiya sa loob ng 100 araw ng bagong administrasyon. Isa-isahin po natin ang mga ito. Una, Moody's kept the Philippines Baa2 credit rating with a stable outlook. Sabi-sabi noong ilang buwan ang nakakaraan ng mga negatrons na magiging kagaya daw tayo ng Sri Lanka na bangkarote ang pamahalaan sa pagpasok ng BBM administration. Hindi ito nangyari dahil sa maayos na pamamalakad ng ating ekonomiya. Ang rating po sa atin ng Moody's ay Baa2, ang ibig sabihin po nito ay low credit risk po ang ating bansa. Ikalawa, unemployment remained low, June 6%, July 5.5%, August 5.3%. Patuloy na bumababa ang unemployment rate ng ating bansa at nasa single digits ito. Ang ibig sabihin nito ay mas marami sa ating mga kababayan ang may trabaho. Importante po na may trabaho lalo na sa mga panahon ngayon na nagtataasan ang presyo ng mga bilihin. Ikatlo, combined $18.9 billion of attracted investment pledges, US at $3.9 billion, Singapore at $6.5 billion, and Indonesia at $8.5 billion. Ang unang hakbang sa paglikom ng mga foreign direct investments ay ang maka-attract ng mga investment pledges. Magandang balita ito dahil inaasahan na makakalikha ang mga investments na ito ng maraming trabaho. Ika-apat, successfully raised $2 billion in global bonds on its first ever international bond offering. Ang mga global bonds ay paraan para makalikom ang ating bansa ng pondo para matustusan ang mga programa nito. Ang global bonds ay ang pangungutang ng ating pamahalaan mula sa mga pribadong investor. Nagpapakita ito na may kumpiyansa ang mga foreign private investors sa estado ng ating ekonomiya kaya tayo ay kanilang pinautang. Ikalima, Philippines foreign debt to GDP ratio 27%, lowest in ASEAN. Sa kabila ng ating pangungutang, ang Pilipinas pa rin ang may pinakamababang foreign debt to GDP ratio kumpara sa ibang mga bansa sa Southeast Asia. Ika-anim, Bureau of Customs and Bureau of Internal Revenue exceeded collection targets. Naitala ng Bureau of Customs ang pinakamataas na collection nito noong buwan ng Hulyo na kung saan ay nalagpasan nila ang kanilang target na 20 billion pesos. Hindi rin pahuhuli ang Bureau of Internal Revenue na kung saan ay nalagpasan din nila ang kanilang collection target by 4.46% noong nakaraang Agosto. Sa kabuuan, ang mga nabanggit na hakbang ng administrasyon ni Pangulong BBM ay nagpapakita na malaki ang nagawa upang mapangalagaan ang ating ekonomiya kahit tayo ay direktang nadadamay sa mga kaganapan sa ibang panig sa mundo na wala naman tayong kinalaman gaya ng digmaan sa Ukraine at ang pagtataas ng Amerika ng kanilang interest rates. Ano po ang masasabi nyo rito? Pakilagay po ang inyong mga opinion at saloobin sa comment portion. Maraming salamat po. Well, what can you say? Kindly share your thoughts in the comment portion. We have reached the end of today's video. In behalf of my partner Wina and the rest of the Splat Communications and Simplified Strategic Solutions team, thank you. Till next time. Stay safe. Rosa out. Bye.